Hello guys, so magandang umaga sa inyo. So bali ngayon guys, yung vlog ko ngayon, yung content ko ngayon is gagawa ko ngayon guys ng incubator na kung saan nagkakaroon ito ng capacity na 300 to 350 egg capacity. So ngayon, yung gagawin ko is ako mismo yung gagawa kasi yung mga tutorial ko dyan, pinapagawa ko lang yung mga box sa aking panday. Kaso yung panday ko pumunta ng Batangas na umuwi sa kanila, nagbisita doon. So ngayon, ako na lang yung gagawa ng ating incubator ngayon. Since na meron tayong order ngayon, so ako na lang yung gagawa kaysa ipagawa ko pa sa iba. So dati kasi guys, pinapagawa ko lang yung box, tapos ako na lang nag-i-install ng mga wiring at saka ako lang yung taga-polish ng gawa nila. So ngayon, ako na lang yung gagawa ng incubator. So, bali guys, ito yung gagamitin ko. Dalawang plywood na 3-foot yung size. Ordinary lang guys yung gagamitin kong plywood. Tapos, yung size ng gagawin ko incubator, yung height niya is 4 feet. Yung lapad niya is 2 feet by 2 feet. 2 by 2 feet yung lapad niya. So, tara guys, gawin na natin to. So, bago natin umpisahan yung ating tutorial sa paggawa ng incubator, so, shoutout muna kay Nathaniel's Garden at saka kay Frank Vilna. So thank you guys sa pagsubaybay sa aking mga video. We'll be right back.
hello guys. Ito guys, nagpatulong na lang ako guys sa paggawa nito ng ating incubator. Ito pala yung aming natapos guys. So para kanapatulong ako para mas madali ito matapos yung incubator natin. So ito yun na guys yung ating ginawang incubator. Ayan. So bali, alas 5 kami natapos ng hapon. So bukas namin ito lalagyan ng screen. So ito nga pala guys, as a review. Okay? So ito na pala guys, as a review natin, no? So ito ating makikita, ayan na. So bukas pa ito matatapos, lagyan ng pintuan. So ito guys, so bali, dito sa itaas, dito ko maglalagay ng pan, dalawang exhausted pan, tatlong ilaw rito, dito banda, dito at saka dito. Yan. So tapos ito, ito yung lalagyan namin bukas ng screen. Yung gagamitin namin screen yung plastic, yung kulay green, para hindi siya mas madaling makaroon ng kalawangin o kalawang. Yan. So yun na guys. Yan. So yun na. Yung ating incubator. Okay. Yan. So yun siya guys. So tanggalin muna natin ito para mas makita yung dito sa loob. Okay. Yan. So ating makita guys. Yan. Ito yung sa kanyang inner part ng ating incubator. Yan. So bali, dalawang butas lang ginawa ko rito guys. Ito yung butas at saka doon sa kabila. Yan lang guys yung butas. Dalawa lang yan. Okay, so ito yung sa ilalim guys. Wala yan. Bali, dito lang yan sa loob. Wala yan. Hindi ito connection dito sa loob. Design lang yan guys yung butas na tatlo na yan. Yung dalawa lang talaga guys yung ginamit kong butas dyan. Yan at saka yan. Yan yung pinaka ilalim. Sa pinaka ilalim po nilagyan ng butas. So ito yung kanyang loob guys, nating incubator. Yan. Tetsura sa labas. Yan. So yan lang guys. Madali lang siyang gayahin kung gusto niyong gayahin. Yan. So yan. So ibalik natin ito. Ito lang. Yan. Kung ibabalik natin. Yan guys. Okay. So yan. Ito muna guys. So bukas pa namin ito gagawin at tatapusin. Okay? Thank you.
So, good morning guys. So, ngayon yung third day ng ating paggawa nating incubator. So, ito na guys yung ating nagawa kahapon. Okay? So, ipapakita ko muna. So, bali ito guys yung aming natapos kahapon. Second day kahapon ng paggawa ng incubator. So, ito na yung third day ngayon. So, ito na yung guys makikita. Ito yun. So, yan muna. Yan. So, meron siyang apat na layer. Okay? So, ngayon yung gagawin ko guys, mag-install ako ngayon ng wiring. So, unahin ko muna yung wiring dito. Yan. Unahin ko muna dito yung wiring. Diyan banda sa tatlo na yan. Kag dito ko ilalagay lahat ng mga wire. Magbubutas pa ako rito guys para hindi makita yung wire. So, yan yung itsura ng ating incubator guys. So, dito ako maglalagay ng thermostat banda. Dito banda. Okay? So, unahin ko muna yung wiring. Tapos, next, ang last ko ng finishing dito is yung isolation po para matabunan yung mga wire. Okay? Bali guys, ito katapos ko lang mag-wiring. So dito banda. Yan, katapos ko lang. Same lang din guys yung pag-wiring ko diyan sa mga vlog ko, sa mga videos ko diyan. So paki-search niyo lang guys yung mga wiring nito. The same lang guys yung pag-wiring nito. So bali ito guys, yan. Parallel din guys yung ginamit ko rito. Parallel yung ginamit ko rito dito para sa mga sa tatlong ilaw. 50 watts guys yung gagamitin ko dito ng bulb. Okay? Tapos itong red at saka black na ito guys, ito yung magiging source ng saksakan dito banda. Yan. So bale, nagkaroon ako dito ng extension sa loob para dito ko rin isasaksak yung ito sa pan. Ito yung pan natin gagamitin guys. Sunflow yung tatak niyan. So may sarili siyang saksakan, bale ilulusot na rin natin dito sa butas tapos ito isasaksak natin dito banda. Okay? So, may dalawa yan. So, dalawa yung gagamitin kong pan. So, bali yung switch na ito, guys, para lang ito sa dito sa ating thermostat. Yan. So, ito yung saksakan para sa ating extension. Bali, pagsaksak nito, guys, sa dito sa source ng power, automatic aandar yung pan dito. So, bali, hindi ko pa nailagay yung pan. So, bali, dito ko ilalagay yung pan. Dito sa itaas. Dito ko ilalagay yung pan. Dito sa itaas banda. Okay, so automatic under yung pan. Tapos yung thermostat natin dito, ito yung bali yung kanyang switch. Okay, bali next natin gagawin ngayon guys is lagyan natin ito ng isolation foam para matago itong mga wire na ito. Okay. Thank you.
So hello guys, so ito na yung ating ginawang incubator. So tapos na siya guys. So tingnan natin guys kung ano yung natapos nating incubator as a review, okay? So bali guys, itong ating incubator guys, hindi kasi dumating yung ating in-order na hygrometer para ilagay rito. Yung gagawin ko na lang dito guys, sa bagong may-ari, i-explain ko na lang sa kanya kung paano ito gamitin. At saka yung magiging humidity lang niya dito is maglalagay lang siya dito na part ng dito, maglalagay lang siya dito ng part dito ng tubig na sa Tupperware, tapos rito maglalagay din siya ng tubig rito para sa humidity. So bali wala po tayong nalagay rito na humidity reader or hygrometer, okay? So ito na guys yung ating itsura ng ating ginawang incubator. So tingnan natin guys sa loob, okay? So ito guys yung kanyang itsura sa loob ng ating ginawang incubator. Yan. So hindi makita yung mga wiring dyan guys kasi nga ginamitan ko ng insulation foam para maitago yung ating mga wiring. So dito meron akong tatlong pan. Meron pala akong dalawang pan at tatlong ilaw rito. So tig 50 watts ito guys yung bawat bulb. So meron tayong apat na layer dyan. So 1, 2, 3, 4. Tapos, nilagyan ko rin ng number para kahit papano, meron kasi ditong layer na indika siya sa bawat dito, sa bawat position nila. So, nilagyan ko lang ng number yan. So, yan. So, bali guys, ibaba wala yung ilaw. So, ito yung butas, bawat gilid. Dalawa lang yan guys, yung butas dyan sa ilalim. So, bali guys, katapos ko lang ng calibrate nito. Okay na ito. So, yan guys. Yan ang itsura ating incubator. So bali yung box dito guys. So bali yung box dito guys, dito ko inilagay yung mga wirings nila. Okay? So ito yung itsura guys ng box dito sa loob. So yan guys, meron ditong dalawang saksakan para yan guys sa pan at ito isang saksakan para yan sa ating thermostat. So dito ko pinadaan sa ilalim. Tapos, nilagay ko lang dito sa loob ng box para kahit papano maganda namang tingnan. At nilagyan ko rin guys dito ng dalawang butas para maging silbing ventilation doon sa loob nating mga kuryente. Okay? So, yan guys. Try natin guys, isaksak. So, bali ito yung guys. Isang source lang ng saksakan doon sa ating power. Bali, ito yung nasa loob dito sa extension na yun. So, automatic guys, pag sinaksak ko itong saksakan nito guys, automatic yung pan dito sa loob ay kusa agad na aandar. So, yan guys. So, nasaksak ko na. So, tumunog na rin yung pan. At, yan guys, umikot na din yung pan. So, bali, paano nga ba paiilaw itong sa loob? So, ito, meron tayong switch. Okay? So, pipindutin din switch. Yan, guys. So, okay na? Yan. Automatic na yung ating timer dito, guys. So, bali, ito dito yung thermostat. Okay? So, sarada natin. Yan. So, ito na, guys, yung ating incubator. Okay na ito guys, nakaset ito guys ng 37.5 to 38.0. 37.5 kusang ilaw, 38.0 mamatay yung ilaw. So katapos ko na ito guys ng calibration, nakalibrate ko na ito gamit itong ating thermometer. Okay? So yan lang guys, yung ating ginawang incubator. Sana guys, mayroon kayong natutunan dito sa ating ginawang incubator at sana makatulong din sa inyo sa nag-uumpisa pa lang sa paggawa ng ating incubator. So, bali guys, mamaya i-deliver na ito ating ginawang incubator. Okay guys, thank you for watching.